Ito ang actual full video sa pagturo ni Liobert Dasmariñas at pag-recover sa bracelet at necklace na di umano'y pagmamay-ari ni Jovelyn Galleno. Alahas ni Jovelyn Galleno, nakita sa bakuran malapit sa bahay ng suspect na si Liobert Dasmariñas. Ang latest update sa kaso ni Jovelyn Galleno, ang working student na nawawala sa Palawan matapos makita ang kanyang bungo sa Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Ito ang actual full video sa pagturo ni Liobert Dasmariñas at pag-recover sa bracelet at necklace na di umano'y pagmamay-ari ni Jovelyn Galleno. Alahas ni Jovelyn Galleno, nakita sa bakuran malapit sa bahay ng suspect na si Liobert Dasmariñas. Nagtungo kanina August 25, 2022 sa Purog Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes ang mga otoridad kasama ang suspect na si Liobert Dasmariñas. Pinuntahan nila ang bahay ng suspect at dito itinuro ni Liobert sa tabi ng punong saging inilibing ang hinahanap na alahas ni Jovelyn Galleno. Ayon kay kagawad ang Elito Reyes ng Santa Lourdes, ay kinumpirma ng pamilyang Galleno na ang alahas ay kay Jovelyn, na kung saan ay inihayag naman ni Jaylen Galleno na ang maalahas na ito ang kanyang regalo sa anak noong bata pa ito. Ayon umano sa suspect, inilibing niya ito sa lugar matapos gawin ang karumaldumal na krimen sa kanyang pinsa noong August 5, 2022. Samantala, idinitalye ng dalawang kagawad ng Barangay Santa Lourdes sa panayam ng Brigada News FM ang pagkakatukla sa mga alahas ni Jovelyn sa bahay ng suspect na si Liobert Dasmariñas. Narito ang panayam ng 103.1 Brigada News FM Palawan sa dalawang kagawad ng Barangay Santa Lourdes sa pag-recover ng alahas ni Jovelyn Galleno. Okay mga kabrigada, kasama natin ang isang barangay kagawad ng Santa Lourdes. Pusa sa mga nakakita rin doon sa pag-recover ng mga alahas. Yung ano, itong si Jovelyn. Pero gawad, pakilala mo na ang pangalan po. Yes, magandang gabi po sa ating mga makinig ngayon sa gabi nito. Ako po ang inyong likod, kagawad Tanjo Rasimo, Barangay Santa Lourdes po. Kagawad, pakikwento muna sa amin. Ano po yung nakita o paano na-recover po yung mga alahas doon ni Jovelyn kagawad? Time na yon ay nagkaroon kami ng pag-uusap mula sa pamunuan ng PNP, mula sa pamunuan ng mga guro, mula sa pamunuan ng mga pastoral at isa sa mga membro ng PNP upang mula rin sa media na ituro si Mr. Duber alias Padong ay meron na pong siyang sasabihin na katotohanan. So agad naman po kami ay nagtungo sa pulisan at siya po ay tinanong mula po sa pamunuan ng media at kami po ay nag-witness naman at wala po kami tinatanong about doon sa krimen. Pero lahat po ay kanyang sinabi at kami po ay umalis mula sa PNP. Nagtungo po kami sa lugar kung saan doon din mo ay nakatago yung mga bagay na mula sa biktima. Okay. Kagaya ng ano kagawad? Tulad ng isang bracelet at quintas. Bracelet at quintas? Opo. Saan po nakita? Binibay namin patungo sa Barangay Santa Lourdes kung saan nagkasama na natin ng tropa mula sa pamunuan ng mga tropa, sa media at sa mga iba-ibang sikta. Nagkasama natin doon at nandun din nga po yung mula sa raffytulfoinaction, andun din po. At nagtungo kami po doon sa Purok Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes. At umakyat kami doon sa bundok. At nga doon nga natagpuan namin yung isang bahay ni Mr. Jovelyn Dasmariñas. Jovelyn. Okay. So ano yung pagkasabi niya po? Paano niya na-describe na doon? Ang sinabi niya sa amin, ay habang kami nakikinig,
isang tanong lamang ang tanong kung saan nilagay yung, saan inilibing yung ari-arian ng namatay. So yun naman agad po ay tinuro niya. At kasama po ang mula sa PNP, mula sa Soko, at tinuro niya mismo sa pamamagitan ng kamay niya at doon mismo sa gitna ng saging. Doon nakabaon yung kwintas na nakabalot sa isang uri ng silver na papel, isang uri ng silver. Ito yung lalagyan ng noodles ng Maggi, yung pinaka-sushi niya sa loob. Doon po. Okay. So, nandun din po ba yung pamilya? Tuloy, nandun din po yung mula sa pamilya ni Mr. Dasmariñas at nandun din po yung pamilya ni Mr. Galliano. Oh, okay. So, ano po, paano kininforma nila? Una po ay nasa labas yung pamilya ng Galliano, at na-recover po yung kwintas at bracelet at ito po ay binuksan na ng Soko at unti-unti po. At nang ito ay ma-recover na lahat-lahat ito, ito ay pinatawag na ang pamilya ni Miss Jovelyn at kinonfirm na po ng isang ina at kapatid na yun po talaga ang nawawalang kwintas at bracelet. At ito po ay tinanong ni Mr. John Fred Calamba ng dalawang beses. Ito pala ay regalo mula sa ina noong siya ay grade 10 dahil nakatanggap ito ng honor ang babae. Kaya naregalo nito ng isang bracelet at isang kwintas na silver. Okay, so confirm na kay Job talaga yun? Opo, at kinumpirma rin po yung suot ni Mr. Jovelyn na kwintas na nakablock siya ay same na same po ang kwintas at kinumpirm din talaga ng mga kapatid at saka magulang na yun talaga. Okay, anong paliwanag ni Jovelyn? Bakit niya doon nilagay? At really, wala naman siyang sinabi, hindi na kami na nagtanong din. Salamat, wala naman kaming karapatan para magtanong sa kanya dahil under of investigation ang sitwasyon. So kami naman ay iniisip namin na sana yung mapayapan at maging matagumpay na kung ano man talagang katotohanan, sana na may lumabas na. Kaya nga unti-unti nang dugtong-dugtong na ang lumalabas ngayon na sitwasyon. So talagang kung titignan natin, lumalabas talaga na nag-uugnay kay Leobert yung senaryo at yung mga tinago ng mga ebidensya na kay Jovelyn. Opo. Okay. So, maliban doon sir, ano pa manakita? So, tuloy na, wala na rin po, no? Pagkakuha po ng na-recovery yung bracelet at quintas at pinakita na rin sa pamilya. At yung pinakita sa pamilya at inako naman ng kapatid at saka ng magulang na positibo yun yung mga gamit ng kanyang anak. Pagkatapos po nyo ay tumungo na sila sa mula sa Parque Santa Lourdes at tumungo na sila sa himpilan ng pulisya. Sige po. Maraming salamat, Gagawad. Maraming salamat po sa nakikinig at magandang gabi po. Kasama po natin mga kabrigada, isa pa rin pong barangay Gagawad na naka-witness dito po sa ginawa. Kaugnay po doon sa pagturo nitong si Leobert sa mga alahas na nitong si Diomanos kay Jovelyn. Kagawad, magandang gabi po. Ano pangalan niyo po? Kagawad Reyes po, sir. Kasi Angelito Reyes, sir. Okay, Kagawad Reyes. Sir, isa po kayo sa mga naka-witness kanina. Opo, sir. Opo, sir. Anong oras po isinagawa yung pag-recover sa mga gamit nito si Jovelyn? Siguro mga umuwi po lang mga alas 3 ng hapon, sir. Alas 3? Opo. Saan po? Sa parok mga pulang lupa, sir. Okay, saan po ba sa iyo, sir? Sir, yung pinagdala sa amin kanya ni Leobert, sir, kasi yun, sir, gusto niya isorientin sa amin yung kwintas at saka yung ano, necklace saka at yung bracelet. Doon mismo sa bahay niya, sir, pulang lupa. Okay. Sa bahay ni Leobert? Leobert, sir, o. Gano'ng kalayo sa bahay niya? Siguro, sir, mga 20 meters, bigit 20 meters na, sir, gano'n. Okay, so kalapit na ng bahay niya? Malapit na, sir, sa bahay niya. Okay, ang bahay niya po gano'ng kalayo doon sa bahay ni Jovelyn? Or on highway po? Pag mula sa highway, sir, siguro mga 500 meters, sir. 500 meters? Malayo po ba yun sa Panila, Jovelyn? Sir, malayo, sir. Malayo po. Kanin bundok? Hindi naman, sir, hindi naman bundok, kundi isang ano lang sila, pero ang bahay kasi nila, Jovelyn, sir, nasa baba, at sa kanya nasa taas na. May mga kalapit ng bahay, brother? Oo, sir, si Mr. Gonzales ang katikip niyang bahay. Okay, sige, sa pangipwento sa amin.
Paano po yung pagka-recover kanina? Paano pagduro? Dala namin, kasama namin si Jubert kanina. At kausap namin sa kanya sa mula sa PNP. Nasinabi niya sa amin na siya raw ay mayroong gustong isurrender. At gusto niya kami makausap kanina, kaya andun kami ni Kagawa at Rasimo kanina. Okay, so kayo ay parang na-request niya? Opo, sir, na okay. Gusto niya kami makausap. Dahil meron daw siyang gustong sabihin sa amin at meron siyang nais na isurrender. Okay. Yun nga po sir, nung matanungin namin siya kung ano nga siya isurrender, yun daw yung nawawalang bracelet at saka necklace ni Jubilin. Bakit hindi niya lang sinabi sa PNP? Hindi namin siya alam sir, pero ang gusto niya kasi mangyari yan, may mga parang opisyal na andun kami, kaya andun kami sir kaya namin kagawa kasi mo. Kami po ay nag-guide sa kanya papunta dyan, kasama na namin ang PNP. So kayong ni-request ng mga barangay kagawa na kumaari, samahan niyo siya? Opo sir. Okay. So sa pagsama niyo po, anong mga sinabi niya ho? Doon nga po siya, pagsama niya sa amin, sabi niya, kaya tanong siya kanina ng mga kasama na nating media niya na nandung kanina sir, ang sagot niya lang eh, nais niya lang talaga makatulong at gusto niya na luminaw na ang investigasyon tungkol kay Jubilin. Okay. Saan, sir, pakidescribe sa amin, saan na-recover yung mga kwintas at alahas? Na-recover po to siya sir sa Purok Pulang Lupa, Barangay Santa Lortes. Doon po sa area na sa bahay niya mismo. Siguro ang layo sa bahay ay almost mga 20 meters lang. At doon nilibing niya sir ng siguro mga 150 siguro pinaglibingan niya ng kwintas. 150? Opo, dinalot niya pa ito sa ano ng magi, yung magi. Oo, kasi. Oo, doon niya ibinalot. At binaon niya sir na gano'ng kalalim. Sa tabi po ng saging? Sa tabi po ng saging. Sa gitna talaga kasi sir, nakapaigot na ganyan. Saging sa gitna niya inukay. Doon niya talaga binaon sa gitna sir. So bakit meron nilagay doon? Hindi na rin namin sir. Ano kanila kasi nila rin kayo makadikit masyado kay ano para magtanong pa na magtanong sir kayo na kasi napapaligiran siya ng PNP sir. At yun ingatan nila na kasi alam na mainit na sitwasyon ni Gubat sa ano kayo na. Dahil sa ganun nangyari na unti-unti nga lumiliwanag yung mga sistema na siya talaga ang may gawa ng problema na yan. Ay kaya binitawan ng PNP kayo na inasuportahan din para rin magalaw sa mga iba. Ay na yung mahirap sa lapitan kanina. Hindi siya mabasa-basa makausap. Sir, ano yung unang nakita doon sa area sa pagbukas? Ang unang nakita sir, nung buksan ito ay yung basta sir, nung nakabaon sa doon sir, nung makuha ito, nakabalot siya sir, nakabalot siya sa isang ano talaga ng magi. Yung ano niya, yung hintab na ano ng magi. Doon siya nakabalot sir, na yun ang binuksan ng pag-asoko. Pinakita. Sir, makita ng magulang talaga, umiyak talaga yung nanay sir. At yung ano, nakita mo yung anak, yung kapunso nila kapalit, yung silinda yun, pangalan. Yung munso. Yung reaction sir, talagang nalungkot sila nung makita. Talagang kinamin talaga ng magulang at sa ng anak niya. Yun talaga yung gamit, yung necklace at saka ano ni Rob ni Jubilin sir. Nandun po si Nanay Jubilin? Opo, roon si Nanay Jubilin. Ano sabi ni Nanay sir? Sabi niya nga sir nung kay Kwan, tinatanong siya ng ano, Nanay, ito ba ba? Nanay Jubilin, sabi nga nung taga-sukusahan niya. Kailan niyo pa ba ang kwintas na ito? Sabi niya, opo, yan po yung regalo ko. Sabi niya kay Jubilin nung pagtapos siya ng high school. Regalo niya pa po yun. No? Ano yan? Suot-suot din ni Job yun? Suot-suot din ba ni Job yun? Noong time na yun? Suot-suot po kasi parang mayroon pang ano yun eh. Parang may pindan at anak cross yun. Yung cross yun, nawala na eh. Lumipad na. Siguro ka, ano nila, siguro ka gawin na kasi parang inabot niya na tayo yung Okay. Tapos ano pang sumunod nangyari? Wala sir, after noon sir, matapos ang investigasyon ng suko doon sir. Matapos na ipakita sa mga magulang. Malaman na talagang positive talaga sir na sa kay Jubilin yun sir. Nag-uwi na rin kami sir. Balik na kami uli ng ano, ang barangay. At yung PNP sir, diretso na rin ang ano,
So, saglit lang din po pala po. Oo, saglit lang po. Saglit lang po. Pero wala rin po parang kumusyon na nangyari. Wala namang kumusyon, sir, nangyari. Okay. Oo, nakita lang natin talaga, sir, ano yung pagtatalamang natin ng mga magulang at saka nung side din ng kamila ni Jobert kasi nga sa nangyari na gano'n na talagang si Jobert talaga na pag gano'n na naipit na dyan. Ano nakikita natin yung mga part na mga magulang nila na talagang narugog siya sa nangyari. Sa inyo pag-awat, kasi may mga ebidensya na, una yung pag, tapos yung naging controversial na kalansay, ano, yung pinag-question na ilang kamay natin, pero sa tingin pa rin makukuha. Pero ito may panibago na naman, at this is itong si Jobert ang nagtuturo at malapit na sa bahay niya. Kaya po ang tatanong yung pag-awat, the possibility na 100% kasi talagang si Jobert ang may kinalaman sa pagkawala ni Jovelyn. Kung ako na sir ang tatanungin dyan sa sitwasyon na yan, parang gano'n na talaga sir ang sitwasyon nun. Kasi nga, unang-una, siya mismo ang nagturo kung saan nilagay yung bangkay ni Jovelyn. Siya rin nagturo kung saan nilagay yung mga nawalang gamit ni Jovelyn. Nilabas na rin. Siya mismo nagsasabi kung saan niya tinapon, kung saan niya ipinaon. Kaya po sir, hindi natin makapag-isip siguro ng kung ano pa para hindi natin hindi yung pangyayari. Ako kaya ako para sa akin sir na sa parang 100% na parang siya na talaga may gawa niya. Ito ang latest update sa kaso ni Jovelyn Galleno.